Ngayon, ang ating pong mensahe ay kukunin po natin sa Numbers chapter 14 verses 20 to 25. Ayan. Sabi dito, the Lord replied, I have forgiven them as you asked. Nevertheless, as surely as I live, and as surely as the glory of the Lord fills the whole earth, not one of those who saw my glory and the sign I performed in Egypt and in the wilderness, but who disobeyed me and tested me 10 times, not one of them will ever see the land promised. On oath to the ancestors, no one who has treated me with contempt will ever see it. But because my servant Caleb has a different spirit and follow me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. Since the Amalekites and the Canaanites are living in the valley, to turn back tomorrow and set out toward the desert along the route to the Red Sea. At kung makikita po nito dun sa ating pinabasang scripture, ang highlighted ay makikita po natin, but because my servant Caleb has a different spirit and follow me wholeheartedly, I will bring him into the land we went through and his descendants will inherit. So, praise God sa pagbasa at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So, bago po natin talakayin, siyempre, ang mensahe ng Lord, ano yung background itong scripture reading na ito? So, alam natin na yung Israelites really, they already suffered dahil dun sa kailang pong paglalakad for 40 years dun sa desierto, andito na yung promised land, the land of Canaan. Ngayon, nandito na yung promise of Canaan. Bakit kaya nasabi dito na kung saan my servant Caleb has a different spirit and follow me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to and his descendants will inherit it. So, based sa observation po natin dito, may ginawa si Caleb. Kung bakit nalaman ganun yung pangako ng ating Panginoon na may ibigay yung inherit niya at may ibigay sa descendants. So, syempre, bago natin umpisan, sino si Caleb? Diba? So, in the scripture, Caleb is descendant of sa part of Judah na son of Jephunneh. Sila po yung dalawang tao lamang na nakapasok sa promised land of Canaan na si Caleb and si sino? Si Joshua. So, anong kwento nito? So, since malapit na sila Caleb sa Canaan, the promised land, so, ang sabi ng Panginoon kay Moses, send spies para titignan kung ano itong meron dito sa Canaan. Sabi dito, so the Lord said to Moses, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leader. So nag-send sila every tribe. Ilan po tribe ng Israel? Diba 12? So, 12 na leaders, pumili po sila para isend ito as spies para makita kung ano yung meron sa Canaan. So, the tribe of Reuben, ang isend po nila ay si Shamua, the son of Shapur. Si Simeon po naman ay si Zaphat, the son of Hori. Kay Judah naman, Caleb, son of Jephunneh. And the tribe of Issachar, Igal, son of Joseph. Yun naman po ang naisend. And the tribe of Ephraim, Hosea, son of Nun, and they translated and make it Joshua. From the tribe of Benjamin, Palti, son of Rafu.
from the tribe of Zebulun, Gadiel son of Sodi, the tribe of Manasseh, Gadi son of Susi. So ito yung mga leaders of each tribe na sinend po doon sa Canaan. The tribe of Dan is Amiel son of Gamali, Asher, Setur son of Michael. The tribe of Naphtali, Nahbi son of Vopsi, and the tribe of Gad, Guel son of Melki. So, sinabi ni Moses sa kanila, explore Canaan. Get up to the Negev and into the hill country. See what the land is like. Whether the people who live there are strong or weak, few or many, sabi niya. So kung meron po kayong smartphone or Bible, makikita niyo po ito dun sa Numbers chapter 13. So, ngayon pumunta na po sila dun sa land of promise. At sabi po ni Moses, magbigay kayo or magdala kayo ng sample kung ano yung mga product. At during that time po, it is a season of grapes. So, they went up and explored the land from the desert of Zin as far as Rehob toward Lebo Hamath. They went up through the Negev and came to Hebron where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the descendant of Anak, live. So, when they reached the valley of Eshcol, sabi niya, they cut of a branch bearing a single cluster of grapes na kung saan yung isang cluster of grapes daw ay binubuhat ng dalawang tao. So, makita pa natin mamaya kung ano po yan. Ngayon, bumalik na po sila sa Israel. So, 12 spices na kung saan isnend sa Canaan. At dito sa 12 spies na ito, may dalawang news. Yung 10 na tribes, iba ang kanilang pong news sa mga Israelites. At yung dalawa, si Caleb and Joshua, meron din silang news. So, they came back to Moses. Nag-stay po sila doon for 40 days. Okay, para makalo po natin kung ano po yung tinutukoy dito sa atin pong scripture reading. So, they came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There, they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. So, ipinakita nila yung cluster of grapes. And also, they told that it does flow with milk and honey, and here is the fruit. Papakita ko mamaya kung gaano kalaki po yun. Grabe kung kalaki. So, but the people who live there are powerful. Ito ngayon yung news ng sampung spies. Ito muna. Sabi doon, yes, ito po yung sample ng pong crops na nakuha. Pero, sabi ng mga 12 spies, people who live there are powerful and the cities are fortified and very large, sabi. And then, when even so, the descendant of Anak, so yung descendant of Anak kasi grabe kalalaki nila, like yung makikita po natin yung giant people, at may mapakita pa rin po sa inyo kung bakit gano'n namang nagpanik o kaya nagkaroon ng fear itong 10 spies na kung saan parang ayaw na nilang sakupin or puntahan yung Canaan because yung meron siyang nakita na malaking tao na kung saan ang dami nila, sabi dito, the Amalekites live in the Negev, the Hittites, the Jebusites, the Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea along the Jordan. Sabi niya, men who had gone up with him said, yung klase ng tao, talagang ang tingin nila sa kanila is like a grasshopper. At sila na mga spies, ang nakikita nila, sobrang ang lalaki ng mga tao na kung saan ang tingin din nila sa sarili nila is like a grasshopper too. So, tignan natin kung gaano kalalaki itong mga tao na to sa ating pong napag-uusapan. Yan! Kung makikita po ninyo,
yung pinakamaliit, yan po yung normal sizes ng mga tao, 6 feet. Pero because of these people, na ito raw yung nakita nila kung gaano kalaki yung mga tao sa Kanaana, ay 36 feet. Grabe. So, di ba yung nakalaban din po ni David? Di ba si Goliath? Di ba malaki rin po siya? At yung cluster of grapes, ganito rin yung nakita. So, grabe yung nalaki, no? Kasi yung grapes na nakita natin sa panda, paya sa otim, di ba maliliit lang, isang kamay lang natin. Pero this time, nakita natin kung gaano kalaki yung cluster of grapes na kung saan dalawang tao ang pwedeng magbuhat. Pero ito ngayon ang news nila Joshua and Caleb. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." So, dalawang concept, dalawang pananaw. Sila Caleb and Joshua, they are actually encouraged to conquer Canaan. Pero the 10 spices, nalambot po sila. They focus on the problem. They focus sa mga taong nakikita nila. But for Caleb and Joshua, they stand still and they actually claiming it that this land is promised sa kailan ng ating Panginoon. So, Caleb have a great faith. Na kung saan Caleb is very fearful or fearless rather, that ang sinabi niya sa puso niya, bakit tayo matatakot? Kung itong land na ito ay ipinangako sa atin ng Panginoon, definitely, kung tayo ay pupunta to conquer this land, the Lord God will not. Hindi sila pababayaan. So, ito yung pinanghawakan ni Caleb kung gaano lang siya yung kalakas ng loob kung bakit kahit ganito kalaki ng mga tao ang kanilang harapin, ay hindi sila matatakot dahil alam niya yung Diyos na kasama niya ay mas malakas kaysa mga tao na katulad nito. So, ang pamagat ng ating pag-uusapan is all about the Caleb spirit. So, what is the message of the Lord here? Kung makikita po natin dito, ipinakita yung dalawang klaseng tao. One is a compliant and one is complaining. Passive or positive thinking na kaya nang makonquer. Another people or person, they are thinking negative. That hindi natin kaya. Ang nalaki nila, di ba? Ang lilit tayo, ganito lang patay yung grasshopper. But in Caleb and Joshua, they think positive that they can conquer and defeat these people because yun ang pangako ng ating Panginoon. People ay believing. Yung kabaliktad po nito, unbelieving or disbelieving. Isang klase ng tao, obedient. Isang klase ng tao, disobedient. Isang klase ng tao, faithful. Isang klase ng tao, faithless. Ito po yung napansin natin dito sa ating pong nabasa. May dalawang klase ng tao na guesses dito sa ating pag-uusapan. So, ano kaya yung ating pong malutunghayan or makukuhang lesson about dun kay Caleb, dun sa kanyang espiritu na how come that he is very encouraged, fearless, na kung saan yung Canaan ay makukuha po nila even yung mga tao na katulad nito ay siya yung babalaki. But hindi po nila nakita yung mga bagay na ito. Kaya, titignan natin kung ano itong mga learn from Caleb na makukuha po natin, paundaunin po natin sa ating paglago, paglakad bilang isang Kristiyano. Caleb have a great faith and obedience
to God. Caleb, faithful, the righteous, God chosen leader, and Caleb, patience and giving his life wholeheartedly in the service, following and serving God. So, dito lang po tayo ikot kung ano pong mensahe ng ating Panginoon. With a great faith, obedient to God, how do we fight for a good fight of our faith sa ating Panginoon? Hindi ba tayo nangangamba o kaya nagda-doubt dun sa kakakanyaan ng ating Panginoon nung tayo pinaging Kristiyano? Or is it na natapapalit po tayo? Umiiwas po ba tayo sa kasalanan? Or we are pursuing things such as righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness? Kung tayo po or yung mga Kristiyano, mayroon tayong pananampalataya sa ating Panginoon and have great faith and obedience to God before God, we pursue God's will and a life of faith in our life, ang basis po natin ay ang Biblia. So, ang itatanong ko ngayon, anong pananampalataya na mayroon po tayo? Are we compromising? Kaya natin yung faith natin, basta wag lang natin masaktan yung kapatid. Diba? Na magputuhin lang tayo, sige, enjoy natin yung lahat-lahat. Pero wag natin kakantiin kung ano yung mga ginagawa niyang hindi maganda. Diba? Diba ganun tayo? Pagminsan? O, madalas, na makakompromise natin yung faith natin dahil sa kapatid po natin, ayaw po natin masaktan. Dito mayroon kasi sinudod si Caleb and Joshua na kung saan sabi ng Panginoon, itong binigay, bakit hindi nyo kukunin? Itong pangako, bakit hindi nyo i-claim? Diba? So bilang isang Kristiyano na katulad po natin, ano yung mga pangako na alam natin na dapat natin i-claim pero hindi natin nakukuha? Bakit kaya hindi natin nakukuha? May nahinig ka po? Ang galing. Sabi niya, because of disobedience. So, ano yung command ng ating Panginoon? Kasi may command sa kanila. Ngayon sa atin, sa time po natin, ano yung command ng ating Panginoon na kung minsan nakakalimutan natin? Basically, ibabalik po natin, it is the Ten Commandments. Ang sabi sa Ten Commandments, you shall not have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house, wife, or anything na meron po sa neighbor nyo, huwag nyo pong ikukupit. Sa mga panahon po natin ngayon, though sabihin natin, matagal na tayo mga Kristiyano, did we fail? Tayimik sila. Yes. So, paano natin makukuha yung promise ng ating Panginoon kung gifil naman po tayo, di ba? Yan ang tanong eh. So, kailan, so paano yan? So, disobedient pa rin ako kasi hindi ko nakakompleto sa ating Panginoon. Ang tanong ko naman, nung tayo naging Kristiyano, na nasabi ko kanina, did we try our best sa ating sarili na ipaglaban yung pananampalataya? Bakit sinabi ko sa ating sarili? Kasi yung best enemy po natin is ourselves. Dito po. Kaya sabi natin, nasa command yan, di ba? O, sige, pupunta tayo sa yung Sabbath day, di ba? Yung mga kapatid ko minsan, hindi na naunawaan ito, no? Ang sarap kayo magpahinga pag Friday, di ba po? Magising ka ng maaga, susundin mong kapatid, di ba? Magising ka ng maaga para mag-practice, di ba? Magising ka ng maaga dahil pag-prepare ka ng mga pagkain, di ba? So makikita mo,
Ipinaglaban mo ba yung pananampalataya mo sa ating Panginoon? Yung faith mo to give service following ating pong Panginoon? Praise God! Nakasama po namin kayo lahat dito sa oras na ito at alam ng Panginoon kung ano yung puso po ninyo. Yung nakakalungkot, yung mga kapatid natin na a lot of alibis na alam nila na Sabbath day but still they have excuses na parang kailan lang, kahapon isang araw, nakasama ko mo lang, di ba? Tapos, pagdating ng Friday, irarason sa'yo, may sakit. Paano nangyari yun? Di ba? Tapos, may ibang pagkakataon naman na sa Friday pa siya pupunta sa basketball o kaya anywhere mag-activity. Pwede mo nang mag-basketball sa hapon o kaya sabihin natin, there's a lot of things na pwede nating i-adjust. Yung spirit ni Caleb sa maliit na pagsubok sa ating pananampalataya, sa pagharap sa ating pong araw-araw sa ating pananampalataya. Ipinaglaban mo ba yung pananampalataya mo dito sa maliit na challenge ng Panginoon to have your respect and keeping holy yung Sabbath na sinasabi niya? Isa pa lang po ito. Did they try their best? Ika nga. Kasi na-try natin, nandito tayo sa harapan ng Panginoon eh. At alam ng Lord kung ano yung ating pong ginagawa sa oras na ito. Ang Lord na pong makakalam, kung meron silang valid reason, then the Lord knows it. Sabi nga natin, walang may itatago ang sino man sa atin sa oras na ito at dun sa kailangang buhay, kung ano yung pinagagawa nila. But the thing that, yung makikita natin dun sa characteristic ni Caleb, wala siyang sinayang. At makikita pa natin bakit wala siyang sinayang. Dahil, nung nagsabi si Moses about dito sa promise na ito, 40 years old siya. Pero makikita pa natin kung bakit sabi ko hindi siya nagbago, hindi siya, nandun yung consistency niya sa kanya pong paglilingkod sa ating Panginoon. At ito ay nakita lang ang Lord sa kanya, yung the different spirit ni Caleb. Marami po ba tayong nakikita dyan ng nangyayari sa panahon na ito? Do we respect our mother? Do we respect our father? Di ba? Kaya mayroon ka ng katungkulan at malaki na yung sahod mo. Paano mo tinitreat ang yung mga magulang? Di ba? You still love them, respect them? Minamarder po ba natin yung mga kapatid natin? Uy, parang hindi ata hindi ata suited yung mga tira. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Kung napopoot ka sa inyong sabi natin kaaway, siyempre hindi ka lang pwede makapopoot sa kaibigan mo. Di ba? Di ba sabi niya, you are already murdering? Do you commit adultery? Kaya na pong bahalang mag-answer dun sa mga sinasabi ko po. Nagnanako po ba tayo? Still, dahil yung sinasabi po natin ay makatotohanan po ba? Or we are giving false testimony against others? Na-experience po ba natin ito? And coveting your neighbor's house. So, kung bakit daw na hindi natin natatanggap yung pagpapala because of these things. But, ang pangako ng ating Panginoon sa Deuteronomy 28 verses 1 to 2, if you fully obey the Lord your God and carefully follow His commands, I will give you today the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All this blessing will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Yes, sabi natin, hindi pangako ng Lord sa atin to. Ito yung para si Sela, kasi ginamit yung Deuteronomy. But we can also claim na tulad yung pagpapala ng ating Panginoon sa Israelites, ang Panginoon naman hindi naman siya maramot, Lord, okay lang po ba na hingin ko yung pagpapala na katuloy binigay mo sa kanila?
At nakikita mo naman po yung buhay ko, di ba? Pwede mo siyang ipagyabang ng Lord, di ba? Mabait ako. Pero sa kanya lang, siyempre, di ba may sabihin sa kapwa mo na, di ba mabait ako, di ba? Ano yun? Parang self-righteous. Pero kung ikaw mismo nagsasabi sa ating Panginoon, di ba, paano tayo naglalambig sa ating mga tatay, sa mga nanay? Di ba, pag mayroong household chores na kung saan ginawa mo, no? Na kahit hindi kayo utusan ng nanay mo, tatay mo, pero ginawa mo, di ba, pwede mo siyang kipatakabig. Pa, naglinis ako ng ano, di ba? Pwede mo naman dyan. Kaya alam, di ba? Pwede naman po dyan. Di ba, kung ikaw yung tatay, at nakita mo yung anak mo na, wow, diba, magandang ginawa ng anak ko. Magdadalawang isip ka ba na ibibigay yung hiniling niya kung alam mo naman na ikabubuti niya? Diba? Bilang isang tatay, at nakikita mo kung gaano kabuti at sumusunod sa iyo yung mga anak mo, definitely, hindi ka magdadalawang isip. Ibibigay ko na to, hindi naman niya gagamitin sa masama or masasayang lang. Kundi, definitely, ang hinihiling na ito na alam ko naman na pangangailangan niya, gagamitin sa maayos at magiging, sabi natin, useful dun sa buhay ng bata. So, ikalawa natin pong titignan dito kung gaano na lamang katakot yung mga 10 spices. Bakit sila natakot? Nga? Nakatulad ni Caleb and Joshua na pinahawakan nila yung promises ng Lord. Ang isang naghudyat sa mga 10 spices kung bakit ganoon na lamang yung kailan pong ayaw sumama kay Caleb and Joshua na sumakop sa kana because of fear. May takot po tayo sa ating mga buhay. Tignan natin kung ano yung mga fears na nag-exist sa oras po natin. The fear of... Sige nga, mag-guess kayo kung anong fear ang problema ng tao ngayon. The fear of inadequacy. Kulang. Hindi adequate. Wala akong skill, di ba? Hindi ako pwede dyan kasi wala akong may ambag. The fear of uncertainty. Di ba yung panahon natin ngayon ng COVID, takot ko tayo natin. Para takot sa ba itong COVID na to? Di ba? Paano yung mga mask sa buhay? Paano yung mga planuhin ko? Paano yung mag-aaral yung mga bata? Paano yung mangyayari sa buhay kung wala akong trabaho dahil sa COVID? Uncertain. But, nakita po natin, nag-ispito natin, say ni Caleb, you are standing in front of the Lord. Na overcome po natin yung pagsubok during the peak of COVID. Amen to ba? Diba? Nandito tayo sa lahat dahil alam po natin na nag-pursue tayo, we are encouraged na gawin yung nararapat dahil alam natin na may Diyos tayo na nagbibigay sa atin ng comfort. At makikita po natin kung ano yung mga attributes ng ating Panginoon. Kung bakit ganito na lamang tayo, no? Encouraged sa harapan ng Lord. So ano pa? The fear of failure. Diba? Yung mga high expectations yan, diba? Baka magkakamali ako, diba? Baka mag-fail ako, kaya hindi ko nagagawin dyan, sayang naman, diba? Diba, mostly sa mga ibang business, kasi try nilang to do something, but because of fear of failure, hindi nila, kasi risky nga po eh, risky nga po raw. Pero kung mayroong Diyos na mayroon sa puso mo, at ginagawa mo naman yung tama, why to fear? The fear of rejection. Bakit hindi mo na-share yung mensahe ng Lord sa ating mga pamilya? Dahil we are fearing na ma-reject tayo. The fear of change. Bakit kinaka-fear of yung change? Sabi mo nga, di ba, mayroon itong mga experience mga nurses nga. Di ba, nung nanganak o kaya yung buntis pa, sabi nga yun ni Ate Alphys, di ba yung pakiramdam pag kinahawakan mo yung baby sa loob ng tiyan? Pero nagbago at lumabas na yung bata, bakit namin mo lang, di ba Ate, sayo mo? Doubt, parang marami ka nang iniisip na fearful na tayo. Marami na tayong sinasabi dahil postpartum daw, ganyan-ganyan. So, yes, there's a physical effect. But ika nga, ano yung mga pinanghawakan po natin sa ating Panginoon?
We can do all things through Christ who strengthens us. So, itay natin na i-remember ulit kung ano yung kabutihan ng Lord, lalo na sa pag-aaralan natin sa oras na ito, natatanggap po natin na walang mawapala kung tayo po yung fear. Yes! Fear is always there. Pero pag tayo po ay naglununoy o kaya naka-deep na po sa fear at hindi po tayo nakalpas dun, there's something wrong about dun sa pinanghawakan po natin pangako ng ating Panginoon. The fear of being judged. The fear of something bad to happen. The fear of getting hurt. Kaya yung iba, ayaw niyang mag-asawa, di ba? Kasi, na-experience ko na, masakit kayang masaktan, di ba? Pero, wag nating limitihan yung kapangyarihan ng ating Panginoon kung nandun talaga yung naisin mo. At, kung it is the will of the Lord, why not? Magkapan po tayo. The other fear is that fear of sickness. Especially, the fear of death. Kristiyano man o hindi, really, kahit sabihin lang, pinagpala ako ng Lord. Pero pag sinabi, okay lang pa sa'yo, namamatay ka bukas. Hindi ah. Kailangan pong makita yung mga puko, di ba? Yung mga sinasabi na, kailangan pong i-enjoy yung buhay. Eh, paano pagkukunin nga tayo? Are we still fearful? So, ang definition daw po ng fear is that this unpleasant emotion caused by the threat of danger, pain, or harm. Yan. Pero kung Kristiyano na tayo, dapat daw ro, yung fear is not the unpleasant emotion caused by threat of danger. Rather, fear occurs when God is absent sa buhay po natin. Diba? Kasi kung titignan natin sa buhay ni Caleb, makita na ang lalaki ng mga tao. No? Ang lilit kay grasshopper, tapos grabe. Pero hindi sila natakot dahil alam po nila na yung Diyos na nangako sa kanila para makuha po nila, maklaim yung promised land, ay yung Diyos na makapangyayari. Diyos na makapangyarihan at Diyos na malaki. Nakatulad na nakita po natin dun sa picture po kanina. So, tayo mga Kristiyano, saan po tayo nag-focus? It's in the giants or in God? So, dun sa ating pong napapakinggan sa oras na ito, alam ko, all of us, be faith. In a way, na kung saan, Kristiyano ka nga, pero kung minsan, naramdaman natin na tayo po mga talunan. But hindi po, still again, nagiging excuse po yun para hindi po tayo mag-excel at may balik muli yung gawin natin na may pananampalataya na nakikita natin that time, oh, encourage kapatid, di ba? Nakikita ko, oh, energetic, enthusiasm, di ba? Ano nangyari sa kanya? Ba't nagmumukmuk na lang siya? Ba't hindi mo na makita? Nasa sulok na lang? Anong iniisip niya, di ba? So, sa oras na ito, nawa makita po natin yung pagkakaiba dun sa Caleb spirit na nawa meron po sa atin. The spirit of Caleb is not his spirit, but it's the promise na kung saan yun ang pinakawakan na. Sa panahon po natin ngayon, ano po yung promise na nasa atin na? That when you accept it, the spirit is already indwelled upon us. Ano tinanggap po natin? Tinanggap po natin Jesus Christ as our Lord and Savior, and that is already sufficient to conquer all fears. Kasi nasabi ko po kanina, we can do all things through Christ who strengthens us. Hindi natin nagagawa ang mga bagay-bagay because of our strength. But rather, it is the strength na nagumalapot sa ating Panginoon. So, ang sabi ni Joshua sa 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Diba? So, nakita po natin yung espiritu ni Caleb na iba. Nawa sa ating mga buhay, mag-appear din yung Caleb spirit na sa lahat ng pagsubok,
Nakikita natin, ah, kaya ko to. So, salamat din, no, sa mga kapatiran, lalo na dito sa kamansyon natin. Dahil itong simbahan, actually, kamuntik, but people raises their faith na okay, manatili po tayo. At salamat sa mga kapatiran, hindi ko na po i-mention, na nag-pitch in na because of their thinking about the simbahan. So, I salute po dahil nakikita po ng ating Panginoon. Kasi, pangapan ng Lord to, may sambahan para doon tayo manambahan, di ba? At ibinigay niya sa bawat buhay po natin yan. Kasi, kung wala to, saan tayo manambahan yan? Saan tayo ini? Saan natin sinasayaw yung ano? Yung pagpupuri sa Lord? Saan natin itinataas? Pero because of the faith of our brethren, we are encouraged to pursue. At salamat po sa inyo, mga kapatid. Faithful to His righteous, God chosen leader. Kasi, hindi naman si Lord directly na nakiusap sa kanila, kundi si Moses ang nag-utos sa kanila. Because of their respect kay Moses, di ba, sumunod sila. At nakita pa lang din po sa katangian ni Caleb how he respected, obey kung ano yung instruction ni Moses sa kanila. Yes, yung iba pumunta. But yung sinabi ni Caleb and Joshua, dahil iba kasi yung information na ipinamalita, yung 10 spies, ipinamalita yung negative side. Kaya yung mga tao, yung mga Israelites, talagang galit na galit, they are fearful, ayaw din nilang sumama kay Caleb at Joshua na pumunta sa Kanaan. At gusto nilang patayin sila Joshua and Caleb that time nung sila ay nag-present na kaya natin to, samahan nyo kami. Pero ayaw na. Ginawa ni Caleb and Joseph, di ba, mostly pag nangyayari, di ba, pinupunit yung mga damit at pinapakita na talagang yung laro na doon sa ating Panginoon na anong nangyari, di ba, parang sisi na dapat kailangan gawin ganito. So, nakita ng ating pong Panginoon itong kaguluhan na ito na kung saan kayo, mga Israelites, mamatay kayo, sabi niya. Pero, again, because a true leader sa katauhan ni Moses, he prayed for the Israelites. Because of disobedience, ay nang sumunod, nasabi rin ni Moses, okay, we go back. These people is the Israelites and the 10 spies. Talagang ayaw po nila. So, namatay po that time yung 10 spies kasi sumugod sila pero namatay po sila. At the other thing, na yung mga nag-complain that time, sila po ay hindi po makakapasok dun sa promised land. And this Caleb and Joshua, sila lang po yung makakapasok dun sa promised land. Dun sa mga ages between 20 above, sila po yung makapasok. Pero yung mga new generation, sila po yung nakapasok doon. So, nakita natin yung effect. No? How are these spies when nagbigay or nag-spread ng news na hindi kaaya-aya, definitely, ay isang grupo o isang nasyon magkotak-kotak po yan. Nangyayari po ba sa panahon natin ngayon? So, ang lesson learned is that kung meron tayong narinig ng mga information, we should not believe kaagad. Tignan po natin kung tama o nakakatulong ba sa aking pananampalatayo, nakakapag-boost ba sa akin, nakakapag-encourage ba sa akin tungkol sa sabihin niya. Or, ikaw nga pinag-usapan namin, kung meron ka nalaman na hindi naman effective, sabihin natin na kasi na, ikip mo na lang sa sarili mo. At ikaw na lang yung mag-lead or mag-guide, ikaw na lang yung sabi mo, humarap dun sa sinasabing, hindi, alam mo naman na hindi na nakakatulong, no? Ikon mo na lang sa sarili mo, i-contain mo na lang. Kaysa, meron ka na yung dito, tapos sasabihin mo sa kabila, anong fayda, di ba? Magkakost lang siya ng long-term sorrow, pain. Pero kung ikaw sa sarili mo, ay hindi na kailangan
So, keep it to yourself. Eh, pag-pray mo na lang. So, dito ako nakikita na talagang pag may nagsalita against, at nakita po natin na, di ba, mostly kasi nangyayari mga negative ang pinapamalita. Pwede bang ipamalita mo yung good news, di ba? Uy, doon sa kabila, dumadami na tayong nagsisisi, eh, di ba? Wow, nagpupuro siyang talagang ganun na lamang. Di ba, nakaka-boost, nakaka-encourage sa mga taong nakakapakinig. Kaysa yun, wala nang sila. Kulang-kulang yung mga membro. Wala na. Hindi na yun na ipagpatuloy kasi wala na silang simbahan. Ano yun? Anong nangyari? So, for us, our responsibility bilang isang member of the church, we should have to support sa mga ministers po natin. Support doon sa mga heads of every ministry po natin. Marami tayong mga ministry at marami po tayong mga bagong na-install. So, they are new. So, they actually need our support and guidance lalo sa mga bago. Ganun din sa mga taong ministers na gustong paggamit, di ba? At makikita po natin, marami po kayong makikitang kapatiran na tatayo soon. Pamakita po natin, magmuna sa atin yung encouragement, hindi yung destructive. Sabi natin na criticism, kasi may destructive criticism doon. So dapat alam po din po natin, i-deal, kung may mga kapatid tayong mahina at gustong paggamit, gamitin natin yung Caleb Speed. Kapatid, kaya mo yan. Diba? I-push na po natin. Diba? Kasi, kung yung spirit ni Caleb hindi nagpakita sa oras na ito, wala tayong matutunan dun sa ating mensahe ngayon. Kasi nga, example to follow, di ba? Promises to claim. Yung mga dapat seem to avoid. Di ba? So makikita natin, marami tayong nakikita dito sa message na ito. Buo na ating pong pag-aaralan is about ano ba yung kabubuti natin bilang isang anak ng Panginoon. At the same time, church itself na nag-exist na. So, anong kalakasan po ng bawat isa? It is the problem of the church? Yung differences ng mga kapatiran? Or, you will magnify kung ano yung strength ng church? Kung ano yung strength ng kapatiran na kung saan dapat yun na makita? Hindi, si kapatid, may ginawa na naman. Diba? Gito na naman. Gito na. Eh kung si kapatid, nag-excel yan. O, di ba? Mas magandang pakinggan. O si kapatid, bagong-bago pala, nagagamit na. O, di ba? Kaysa naman, di ba? Mas magandang pakinggan, yung encouragement, kaysa yung alingaw-ngaw na hindi mo alam kung saan galing. O, di ba? Maingay. Pero pag encouragement, very clear, na sinasabi, di ba, yung kapatid, diba? Para yung balhebo, parang gusto ko yung sumami yan sa worship team na yan. Ayos, magaganda yung mga boses, diba? Encourage sila, diba? Kaysa naman, yung worship team, diba, ganun yung boses, diba? Ah, ba't ganun? Ganun. Diba namawala yung encouragement? Pero pag nakikita mo, si kapatid, kaya may problema yan. Itinatayo niya pa rin ng bendera. So, ano yung characteristic ng ating Panginoon sa ating pinag-uusapan? I will show you this one. Kasi ito po yung nakakalimutan po natin ng promises to claim sa ating Panginoon kung sino yung Diyos po natin na dapat natin pinaghugutan ng kalakasan, hindi yung mga tao na sa paligid po natin na nakakasira sa atin. Yan. Ang sabi po dyan, El Shaddai, for the Lord God Almighty. El Elyon is the Most High. Jehovah Nissi, the Lord is our banner. Jehovah Rapha, Ra, the Lord, my shepherd. Jehovah Rapha, the Lord that heals. Jehovah Shama, the Lord is there. Jehovah Sikat, the Lord, our righteousness. Mahirap yung mata ko, sorry. Jehovah Makadishem, the Lord who sanctifies you. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Jehovah Shalom, the Lord of peace. Diba? Ito yung dapat yung pinahawakan natin, yung comfort natin. The Lord provide, diba? Kung alam mo nang ina ka, the Lord's comfort. Wala dyan, pero alam po natin na yung Panginoon po natin, give us comfort. It give us strength. It give us encouragement. Kaya alam po natin, yung grace po ng ating Panginoon, pag tinanggap po natin siya, siya yung magbibigay sa atin ng kalakas. Yun nga lang, dapat may gagawin ka.
you humble yourself before God. Accept that you're weak. Obey and follow His command. Kasi hindi mo magagawa yan kung prideful ka, di ba? Ba't ako man yung mas kaya-kaya ko nga ito, di ba? Ba't ako hindi pa kaya? Diyos, laki ng sahod ko. Bakit kailangan ko pang mga pangako na yan? Ha? Meron sa akin, meron na ako, di ba? So, makikita pa natin, always meron kang gagawin para makuha mo yung mga pangako ng ating Panginoon. At yung pananampalataya na meron ka, kung sa araw ng Sabat, sa araw ng mga gawain, sa araw na mayroong pagpapala, fellowshipping, dapat nandun tayo. Dahil, paulit-ulit pa nating nababanggit, yung faith is came from hearing and hearing of His word. Paano pag nawala ka ngayon, paano mo nakita? Paano mo nakita yung Caleb spirit na yun pala yung kailangan ko para mabust ko? Yung mga pagpapala natin sa Acts, di ba? Kung ano yung nalaman yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, yung kabutihan na kung saan, grabe na lang yung word na naibigay ni Paul doon, na doon siya na-encourage para mas lalo magpagamit sa Lord, di ba? Eh kung wala ka sa mga pag-aaral na yan, mayroon pa bang panghuhugutan ng kalakasan sa ating pamananampalataya? Sa mga character na ginagamit ng Lord, sa mga tao na nakikita mo na ginagamit ng Lord, even they already having pain, nakakasakit na sila, pinapatay na sila, but still they're encouraged to serve the Lord. At ganoon din po kay the assurance of God that He will not leave or forsake you ay hindi po siya nagbabago. If you only, the same with Caleb, that you will have a faith sa Kanya and believing na kung ano man yung pinangako niya ay ibibigay niya sa iyo, na si Caleb ay hindi po niya nakita yung mga tao na malalaki kundi yung Diyos na makakasama niya na nakita niya, because this is it. Bakit pa tayo atras? Eh nandito sa harapan natin yung pagpapala. Diba? Nandito na sa kalagitnaan natin yung salita, sabi natin yung salita ng Lord ay siya bibigyan ng kalakasan to give us comfort. Dito sa Joshua, Verse 8:15. Dito po na makita po natin gaano kapasensyoso si Caleb. Dahil ipinangako yung promised land sa kanya when he was 40 years old. Pero nung 85 years old siya, ngayon babasahin po natin. But my fellow Israelites who went up with me made the hearts of the people melt in fear. I, however, follow the Lord my God wholeheartedly. So on the day Moses showed to me the land of which your feet have walked will be your inheritance and that of your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Now then, just as the Lord promised. He has kept me alive for 45 years since the time he said this Moses while Israel moved about in the wilderness. So here I am today, 85 years old. I am still as strong today as the day then. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. You also heard then that the Anakites were there and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as He said. Yan. So, makikita niyo po rito yung highlight. So, here I am today, 85 years old. I'm still strong today. As the day Moses sent me out, I'm
just a victorious to go out to battle. Now, I was there. Ano yung attitude po natin, mga Kristiyano, di ba? Matanda na ako dyan! Hindi ko nagagawin dyan, di ba? Matanda na ako sa servisyo. Bigyan natin sa mga bata. Amen. Amen po ba? Yes. Tama, mali. Matanda na ako eh. Give naman sa mga bata. Sila nang gagawa. Pero nangyayari po, just to escape doon sa responsibility na dapat. 85 years old, vigorous to go out to battle. 85 years old, tapos kakalaban yung mga giants. Wow, what a spirit. And guys, po tayo. So, pag matanda po tayo, pag tumatanda na, kasi alam natin, since bata pa tayo, pag nalis natin yung mga ganitong edad, huwag na tayong mag-excuse. Diba? Kung matanda ka na, mas lalang magpagamit. Sabi mo, kung gaano ko kalakas ng bata ako, ganun pa rin ang kalakas ko. Ngayon, kung matanda na ako, sa paninilbiyan, huwag nyo, may problema, bababa muna ako. Bababa muna ako. Tapos mamaya, nangkayos ka, aakyat ulit ako. Ay, pagsubok na naman. Okay, excuse me, bababa muna ulit ako. Basta yung consistency. Kung yung Panginoon ay nagbibigay ng consistent blessing, consistent, nasasamahan ka sa lahat ng laban mo, pagka tayo pumapagusta. So, makita po natin na, yes, Caleb did his best to conquer Canaan kasi hindi niya makukuha at mag-claim yung promise na to kung hindi niya ginawa to conquer. Dahil yun lang po ang pamamaraan. But nakita po natin sa slide na to na kung saan the Lord helping me, I will drive them out just as said. So sa buhay po natin, it's our choice now kung you are following the 10 spies or sa ating pong paglilingkod bilang isang Kristiyano, if nandun talaga yung eagerness mo, kung gusto mo kunin na katulad ni Caleb at yung espiritu niya, actually it's not his spirit, kundi the spirit of the Lord ang mag-lead po sa bawat isa sa atin. Yes, we are not excused, sabi ko kanina. Definitely, yung problema, nandyan lang yan. But it's our choice kung paano natin na makikita yung problema if really bigger than the Lord, your God, na pinagkupunan ng kalakasan. At yung mga problema po natin, hindi po matatanggal yan. Nandyan lang po siya. When we actually going and try na mabuhay sa mundo, definitely, there is always a problem. Maliit man, malaki, but still a challenge for us na kayanin kung ano yung mga pagsubok ng buhay. At ang kagandahan sa mga bago sana at nawa, kung gusto nila magkaroon ng Caleb spirit, they will just accept Jesus Christ as their Lord and Savior for us. Kasi sabi nga, kung kinanggap mong ating Panginoon, Jesus Christo, yung Spirit of the Lord indwell to us. At yun po yung kapangyarihan na meron sa atin. Ulit-ulitin ko, nasabi nga natin kanina, napakinggan natin na we can do all things through Christ who strengthens us. Kasi kung yun ang pinangawalan po natin, kakayanin po natin. So faith comes from hearing and hearing of His word, sabi ko kanina. And without faith, we cannot please God. Ito ang naisin ng Lord, that believing is everything sa ating Panginoon. If you're not believing, definitely, He knows your heart. So, again, mga kapatid, bilang kanya pong mga anak, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Magtiwala. Kung meron man tayong problema, we just surrender to the Lord. At yung kapangyarihan ng ating pananampalataya sa Kanya, at kung ano yung pagkakilala natin sa ating Panginoon, doon tayo humugot ng kalakasan para harapin ang mga pagsubok. So bilang heirs, tagatanggap ng pagpapala, we should always obey Him wholeheartedly
And definitely, ang Panginoon gusto rin na makita yung buhay mo to serve Him always. So mga kapatid, salamat po sa iyong pakikinig. Nawa may natutunan po tayo doon sa mensahe ng ating Panginoon na we should always remember the Caleb spirit, na yun ang magiging example po natin sa ating mga buhay, na for us Christians, yes, natatapa, kamali, nagkasala, but yung habag ng Lord, he is always opening his arms about buhay po natin. Nagkasala ka, ngayon, ipakita mo yung Caleb spirit. Bumangon po ulit. Lumapit sa Lord. Humingi ng tawad. At hindi ka naman paghindihan ng Lord. Kung alam mong, Lord, naghihina po ako. Yes, just tell honestly sa Lord na hindi mo kakayanin, hindi mo kaya. But pag naisabi mo na yan, let the Lord do His part. Nakatulad kay Caleb, sa kanyang buhay, 85 years old, like a grasshopper, first, ang malaki ng kalaban mo. Diba? So, kung tayo man yung nanghihina sa oras na ito, hindi po huli pang lahat. Ika nga, pag may buhay, may pag-asa.